Hello Aquarius, welcome to Laika Tarot. Alamin natin kung ano ang energy para sa mga Aquarius. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Aquarius? Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito. Yon ang start ng one-week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang mga cards mo ay The Queen of Pentacles in Reverse, The Strength, at The Death in Reverse. Ang energy ng mga cards ay yung patungkol sa financial at saka yung pagkontrol sa nararamdaman o kaya sa sitwasyon. At ang advice ng cards ay harapin mo ng buong tapang yung mga challenges na dumarating sa buhay mo. Lalo na't ang ilan sa inyo may mga sitwasyon na kailangan ng tapusin at kailangan nang simulan yung mga bagong paparating sa iyo na oportunidad or happiness. Sa career, ang advice ng cards ay mag-ingat sa gagamitin na salita kasi yung sasabihin mo, lalagyan ng tono para lumabas na masama ka sa sitwasyon. Sa business, importante talaga yung sumusugal ka at saka hindi ka humihinto na matuto. Kasi dahil sa sobrang pag-iingat na baka mag-fail ka at saka yung hindi ka nakakasunod sa panahon ngayon, yun yung magiging dahilan para mag-fail sa mga plano mo. Pero kung ang ilan sa inyo hindi ka na happy sa trabaho mo or negosyo, kailangan na ng bagong direksyon na tahakin. Lalo na kung delikado o kaya marami kang hindi kasundo. Itong Seven of Pentacles naman ay may mga magagandang pagkakataon na darating sa iyo or yung mga pinaghirapan mo ay may mga magandang resulta. Di ba nga nauna nang sinabi ng cards na lakasan mo yung loob mo. Kailangan na maingat na pagpaplano at saka focus sa mga commitment at saka lalo na yung hard work. Sa mga single or nasa relationship, meron kang person na karelasyon or makikilala na hindi marunong mag-share ng financial na meron siya. May pagkakuripot. Ang maganda nito, ang ilan na nasa relationship, nagagawan mo ng paraan yung problema sa relasyon or sa financial. Ang ibig sabihin ng card na ito ay meron mang problem na darating sa buhay mo, merong tutulong or bagong chapter kang sisimulan. Yun ang magiging sagot sa problem mo. At ang advice pa ay tandaan mo na yung acceptance at forgiveness ay importante. Kasi kung hindi mo to i-apply sa sarili mo, mahihirapan ka din na makasunod sa next chapter ng buhay mo. At saka ang ilan sa inyo, tanggap mo kung ano man yung mga pagkakamali ng person mo kahit na ikaw yung nagpupursige sa relasyon. Stable, nagiging solid ang relasyon nyo dahil sa lawak ng pangunawa mo. Ang ilan naman sa inyo may posibilidad na byuda ka or nabyuda ka. Nakadalawang cards na para sa inheritance. One, one, seven. Believe that your wishes will come true and keep working hard with positive thinking. At saka nakatatlong cards ka na merong cycle na matatapos at meron ding cycle na magsisimula. Single ka man or nasa relationship, career o kaya sa business,
Pinapakita ng cards mo na merong up and down ang buhay mo. At saka sa bawat chapter na nahihirapan ka, merong pagbangon. Kaya ang advice ng cards, anuman ang pinagdaraanan mo sa buhay, ay huwag kang mag-give up. Kasi nakadalawang cards ka na, na yung mga minamanifest mo or pangarap ay magkakatotoo. Ito yung next na mangyayari, Knight of Cups, Ace of Pentacles, at Two of Swords. Itong mga cards na ito ay pinapakita yung pagtitiwala mo sa sarili mo at saka kakayahan. Nakatatlong cards ka na para sa positive at saka long-term na goal kung patungkol man ito sa karir mo, sa business or financial. Magkakaroon ng desisyon ang ilan sa inyo. Hindi kasi pwedeng dalawa yung pagsasabayin mo. Patungkol man ito sa karir mo, sa negosyo or love life. Hindi mo kakayanin na pagsabayin. Sa financial, magtiwala ka sa talas ng pakiramdam mo, lalo na kung money-related. May financial na darating at saka magpapatuloy ito. At saka ang ilan sa inyo, maybe dalawa yung karir mo kaya doble din yung kita. Or isa yung karir mo pero nag-grow yung kita mo. Sa relasyon, kahit mahirap man ang sinasabi ng cards, kailangan maging mature. Yung matutong makipag-ayos, alamin ko ano yung problem. Para magkaroon ng positive changes at saka mas lalo mapatatag ang partnership. Sa mga single, kung meron kang person na nagugustuhan, sabihin mo sa kanya yung feelings mo. Huwag kang matakot sa rejection. Kasi, anuman ang maging resulta nito, meron pa rin magandang dulot sa buhay mo. Ang ilan kasi sa inyo yung potential person na sa malapit na eh, pero hindi mo napapansin. May posibilidad na kalugar mo ito or katrabaho. Itong Three of Swords naman, ang ibig sabihin, may mga hard lesson kang natututunan sa buhay mo. Ang ilan sa inyo dahil sa kakulangan sa communication, sa katrabaho o kaya sa person, merong mga hindi magandang nabibitawan na salita. At kung ano man ang kalungkutan na nangyari sa iyo, unti-unti mo na itong i-release. Itong mystical card naman na ito, ang ibig sabihin ay una mong mahalin ang sarili mo. Maging confident at saka yung piliin yung mas relax at saka happy na sitwasyon. Para walang maging hadlang at saka kung may negatibo mang dumating ay malalagpasan mo. At saka sa bawat chapter ng buhay mo, may mga pagbabago mangyayari. Ito yung tulong sa iyo ng universe. Affirm. God has already prepared the way. He's just preparing you. Sabagay, yung mga nauna mong cards ay hindi masyadong maganda, pero may pag-asa at saka mabilis na pangyayari or pagbabago sa buhay mo. Sa next journey na tatahakin mo ay merong swerte na darating. Pwedeng feeling patungkol sa karir mo o kaya sa negosyo. Alamin naman natin ang outcome. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi, san man kayo naroon. Ito yung mga cards para sa outcome. 7 of Wands, 8 of Wands, at 5 of Cups. Pinapakita sa mga cards na matututo ka na sa buhay mo. Matututo kang tumanggi
at protektahan kung ano yung para sa iyo or teritoryo mo. At saka huwag kang mag-alala kasi dalawang cards na nagsasabi na yung mga effort mo ay hindi mababaliwala. Merong mga maganda at positive na result. Ang warning lang, may dumating man na hadlang o kaya disappointment sa buhay mo, huwag kang masyadong magpaka-focus dito. Kasi base sa mga cards, meron kang nakasanayan na kailangan na matapos at merong bagong simula na mas may pag-asa. Sa health naman, ang ilan sa inyo, meron kang mga health issues pero pinaglalabanan mo ito. Kaya ang ilan sa inyo, nagiging maganda yung kondisyon mo. At saka ang ilan sa inyo, kaya nagkakaroon ng problema sa kalusugan kasi nahihirapan kang magpatawad o kaya makalimot. Hindi mo deserve na mag-suffer tapos yung iba nag-i-enjoy. Kaya i-condition mo yung sarili mo. Sa relationship, ang advice ng mga cards, kung hindi nagiging maganda yung kondisyon ng relationship nyo dahil sa ibang tao, huwag magsisihan. Pag-usapan nyo ito. Itong Six of Cups, pinapakita na maraming concern sa iyo, family at saka mga kaibigan mo. Mapapansin nila yung kalungkutan mo eh. Pero kung ayaw mo magpa-comfort, ay kailangan libangin mo yung sarili mo, tulungan mo. Ang ilan na nasa relationship, nagkasundo kayo ng person mo na maghiwalay na lang kasi hindi nyo na maayos yung problem. Itong card na ito, ang ibig sabihin ay matuto kang mag-obserba at saka maghintay ng oportunidad mo. Habang sinisikap mo na harapin yung mga mahirap na sitwasyon sa buhay mo, ay magkakaroon unti-unti ng solusyon ang problems mo. Kaya manatiling umasa na may mga magandang dulot yung mga pagsasakripisyo mo. Sa mga single, dalawang cards na yung nagsasabi na may oportunidad pagdating sa love. Ito yung angel number mo, 1147. Always maintain balance between the different aspect of your life. Habang inaalam natin yung charms mo kung ano, para sa mga single, i-treasure mo kung ano yung nangyayari ngayon at kung ano man ang nangyari sa nakaraan ay nakaraan na. Merong darating na bagong love sa buhay mo. Yung feelings mo ang magdidikta sa iyo. Teka lang, kuha pa tayo ng konti pa. Ito nga talaga yung kailangan mo. Yung maging friendly or may person na darating na yan yung magiging simula nyo. Na ganun pa rin na maging magkaibigan. Ang ilan kasi sa inyo, di ba, may pinagdaraanan. Yan yung kailangan mo. Sweet! Maybe isa sa inyo yung magpapakita ng sweetness kahit magkaibigan pa lang kayo. General reading ito, pero ito yung nungunguna sa 12 Zodiac, Pisces. Ang next naman, dalawa lang pala to. Cancer. Itong dress, maybe ang ilan sa inyo, meron kang aatinan na celebration na pinaghahandaan mo. Itong butterfly naman ay merong transformation at saka new beginning na mangyayari sa buhay mo. Maganda itong charm na ito na ang ibig sabihin, good fortune, stability, at saka patungkol sa family.
Itong cactus ay tapang ng loob, proteksyon, at saka lakasan mo yung loob mo. Kailangan magtiwala at saka patience. Itong next naman, maybe ang ilan sa inyo, nagda-drive ka, ito yung hilig nyo ng person mo para makapag-relax. Ikaw na lang umalam kung nandyan ba yung letra ng pangalan ng person mo.